sino mangyayari dyan. So what? Sabi mo wag mag-fat diets, 'di ba? What if we want to lose weight? Ano yung best way to do? Ano ba kung, okay, kung calories, pwedeng magbawas ng calories, how do we compute that? Or ano yung mas mainam na gawin para bumaba yung timbang? Okay, ganito. Ang pinakamainam mong gawin ay alamin mo muna yung BMI. Okay, the body mass index. Yes. Ang body mass index diyan. Ang computation niya, no? Oh, take note na po. Math po ito, no? Kanina naririnig ko. Tanungin mo ko lang. Pwede text mo na lang 'yan. Meron lang ano, generator sa Google na, niyo. Yeah, pwede mo lang may generator yung na BMI mo para may mabilis. Pwede na mag-generate ng mga numero ngayon. Pero bigay mo pa rin, Doc Dex. This hindi naman lahat. Bigay ko pa rin, no? Sige. So it is weight, no? Weight in kilograms, no? Yung timbang mo in kilograms. Over height in meters squared. Okay, so i-square mo yung meters ng height mo and then i-divide mo yung iyong height by meters squared. Yung weight by meters squared. So, yan, kunwari, 4'11 ka. So, yan, kailangan i-convert mo muna. Hindi ka yan. Pinagkait pa ng 1'8. Convert mo pa. Kailangan 5 foot, ha? Mind you. Pag naka-heels 5. Oh. Ayun, and then alamin mo kung saan ka nabibilang. Meron kasi yung stratification kung ikaw ay underweight, normal, or overweight and above. Kapag ka overweight and above ka, you lose, no? Maglulose ka dapat ng mga around 500 to 1,000 kilocalories per day. So paano kinocompute 'yon? So compute mo yung kilograms mo, yung timbang mo, multiply mo by 30 kung wala ka masyadong activity. So that is the ballpark. That is the ballpark. You get your calories, and then yun yung current weight mo, and then you subtract 500 to 1,000 kilocalories, and that is your desirable na energy requirement or the total energy requirement na kinakailangan mo. You subtract it from 2,000 na normal na kailangan mo, ganon. Kung nakuha mo, kung 2,000 ang iyong ano, kunyari, that kunyari yan ay, paano mo makukuha yung 2,000? Siguro, pagka kunyari, ang timbang mo ay around 70 kilograms times 30, so that's okay. So, you subtract 500 to 1,000. You will theoretically, lose mga ano, mga 1 to 2 pounds a week dyan. So, yun, that is in theory. Pero kinakailangan, meron pa rin tayong tamang computation. So para mas mabilis, no, para mas mabilis yan, so you consult a dietitian, you consult a doctor who is specialized in nutrition para makompute ng maayos yan. Plus, ang kinakailangan din natin is, bukod sa pagkain, no, kasi i-advise ka naman ng dietitian, i-advise kayo ng mga doctors ninyo on how to do this diet. Okay? So, i-advise kayo dyan on how to do this diet. And then afterwards, kinakailangan din may exercise. Hindi pa pwedeng wala exercise. Yes. Oh. Hindi pwede yung galaw-galaw kahit galaw. Galaw-galaw. Kahit nasa bahay, di ba? Doc, lalo next ngayon, may ano? Question. Go ahead. Sige po, finish your statement. Okay, lalo kasi ngayon na ano na nasa bahay tayo. Delikado talaga yung sedentary lifestyle. So, yes. I'm advocating you do your exercise at home. Kasi, di ba, may kanta nga tayo eh. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Yo, may right there. Why is there something? Yes po. Pero kung ang umaga mo, so syempre, magtatanong na naman siguro yung ating mga, ano, yung mga isang bahay, yung mga taga, what if yung night shift ka, di ba? Team gabi. No, yung mga team gabi. Paano po natin, ano? Paano po? O, kailan ba yung umaga mo? Yan, kailan ba yung umaga mo? Kailan ka ba gumigising? Pwede kang mag-exercise dyan. Kasi, if that is your job, wala tayong magagawa dyan. That is your lifestyle. Your body will definitely adapt to it. And then, pagka nag-adapt na yung body mo dyan, ang mangyayari dyan ay magiging at ease na yung katawan mo dun sa lifestyle mo na yan. So, dyan mag-a-adjust kung paano talaga, kung kailan ka talaga mag-exercise. Doc Dex, may karagdagang katanungan ako. What about calorie counting? Ayan, yung sinasabi na lang 800 calories per day, 1,000 or 1,200 calories per day. Okay ba yan? Fad diet ba yan? Paano maging okay itong calorie counting na ito? Yung calorie counting kasi, no? Ang calorie counting kasi, ginagawa ng mga dietitians. Okay? So, ang gawin natin dyan, ilagay natin sa perspective, no?
kung yung calories na, kunwari, yung 1,000 to 1,200 calories ay kinakailangan ng katawan mo para ma-attain mo yung tolerable body weight, then po pwede. No? Pero, kung sobrang baba naman yan, kung para dun sa inyong total energy requirement, eh, huwag masyado. No? Hindi maganda na sobrang baba. Oh. Should we be obsessed, Doc, sa pagbibilang ng mga kinakain namin? Should we be obsessed sa calorie counting o hindi naman? No, hindi mo kailangan maging obsessed sa calorie counting. Yes, no? Ang gawin natin, alamin lang natin yung mga common. Like for example, gaano kadami isang serving. Kunyari, ang isang serving ng one cup of rice is around 200 calories. So magiging obsessed ka diyan eh. Pagka nag-obsess ka dun sa thinking na, uy, ito lang, ito kakainin ko. Oh, hindi na. Definitely, in the long run, magiging kaaway mo yung pagkain. At ayoko na magiging kaaway niyo yung pagkain. Huwag niyo kaawayin yung pagkain. It's not your enemy. Hindi maganda po. Food is not your enemy. Food is very, very much your friend. Number one, yes. Food can be your medicine kasi. Pangalawa, your food can also be a confidant. No, lagi ko sinasabi, it can be your confidant. Pero, huwag mo namang sobra-sobrahin, no? Huwag namang sa sobra-sobrahin. So ang solusyon diyan, if you really want to binge on food, you go for a healthier choice, no? So marami na lumalabas ngayon na mayroong mga plant-based, no? So diyan pa rin tayo babalik eh. Ang organic, no? Hindi naman sa sinasabing kinakailangan organic. Ang sinasabi lang dito ay mas marami lang prutas, gulay. Because these are rich in fiber. These are rich in vitamins and minerals. And iwasan masyadong maraming processed foods. No, yung mga processed yung mga masyadong oily. Hot yan, dog! Yan, mga ganyan. Bacon! Kasi napakaraming kolesterol lang mga yan.